Good evening. Vlog tayo. Maulan eh. Ulan ang ulan sa hapon. Katatapos lang ng malakas na malakas na ulan dito sa lugar namin. Like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo. Hit the bell. Sa mga disclaimers, iba na lang ang panoorin nyo kung hindi nyo type ang video ko. Okay, ang topic natin ngayon. Kasi sobrang mahal ng feeds ngayon ng mga patuka sa manok. Ngayon na marami nang gumagawa ng kanilang sarili-sariling feeds sa farm nila. Hindi na mas sila masyado umaasa sa commercial feeding, feeds. Tinatanong kung paano. Kasi ngayon may mga lumalabas na marami na matagal na. Yung pelletizer yung gumagawa ng pellet at papasa ng makina. Marami na yan. Tagal na mga siguro, 5 years ago, 3 years ago, 4 years ago. Before the pandemic pa, meron na yan. Ano raw ang mga hinahalo? Kami, yung mga kaibigan ko, na-suggest ko, since tinuruan ako ng bayo ko, si Antonio Tony Padua, na Tagalukban. Kasi magaling na ano yun eh. Hinawakan niya isang malaking kumpanya rito sa Pilipinas. Ang hinahalo diyan sa ano, corn, number one, corn. Hahalo nyo kung ilan ang persyento na nilalagay nyo, ilang persyento gusto nyo. Tignan nyo rin sa hipo, corn, sweet potatoes, kasaba, moringa, moringa yung malunggay, scrap veggies, yung mga pinagtabasa ng gulay sa palengke, at saka nilalagyan ng ano, molasses. Ayan, hinahalo yan sa isang malaking langgana. Tapos kung ilan ng capacity, kung ilan ng populasyon ng manok nyo, kung ilang sukat, nasa sa inyo na yan. Madali naman yan. Ang moringa, nandyan lahat ang ano, klase ng amino acid. Kompleto ang moringa, ang malunggay. Pinagsasama-sama yan sa pelletizer. Papasok mo, patatakboy mo yan. Tapos paglabas ng pellet na. Yan ang magandang mga ingredients sa mga pellet. Yan yung moringa. Ulitin ko, moringa, sweet potato, corn, kasaba. Mga scrap veggies sa palengke, yung mga pinagtabasan ko ninyo. At molasses. Malaki matitipid nyo. Napakalaki. Sa mahal ng mga commercial feeds nga. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Kasi sa totoo lang, masarap lang pakinggan ng may farm ka. Ganda ng farm mo. Lalo, pero hindi nyo alam, malaki ng gastos nyo. Malaki ng gastos. Yung mga overhead expenses. Yung sakit. Sakit ng manok. Nakawala sa manok. Kinakal yung mga tao nyo, yung mga laborer nyo, yung mga employee. Maraming ano, pero akala nyo masarap lang pakinggan may farm, pero laki ng gastos dyan, laki ng hirap dyan. Napakalaki ng hirap. Kaya mag-isip-isip kayo bago kayo pumasok sa larangan ng breeding at commercial breeding ng mga fighting cocks. Okay. May house rule. Kailangan ng house rule sa isang cockpit. Maski sa bahay lang naman eh. Sa amin, pamilya namin, may house rule kami. Bawal ipasok yung sinelas na sapatos o sinelas na ginamit sa labas. Sa loob ng bahay, merong sinelas na pang loob ng bahay. Bawal yung certain rule na old school kung ano man. Bawal yung nakahubad sa loob ng bahay. May house rule. Ganun din sa pit. Ang mga pit, cockpit ngayon. May mga house rule yan. Ngayon, sa dami ng cockpit ngayon eh, mamili na lang kayo kung saan nyo gusto. Yung may machine or yung traditional. Marami naman dyan. Ngayon, kung ayaw mo, yung house rule ng isang cockpit, di sa iba ka nalang magsabong. Plain and simple. Para walang problema.
at tinatawag, we have to abide to the rules of the house. Kung saan ka nagpuntang sabungan, sundin mo. Kung ayaw mo, di malis ka roon, sa iba ka nalang magsabong. Plain and simple. Common sense lang naman yan eh. Batas, kailangan. May batas tayo for peace and kaayusan. Tsaka ayusan. Meron silang ganon. May kanya-kanyang house rule yan. Para sa ibang pamilya rin yan. May iba-ibang bahay. May kanya-kanyang house rule sa mga bahay natin. Okay? Okay. O ngayon, anong nagtatanong sir, ano ba manggagawa natin ngayon dahil extreme weather, stag season? Ang masasuggest lang namin, huwag mawala ang pasas every meal para sigurado matutunawan yung manok. Kasi, ang mga stags, mabago-bago yan. Pinakain mo ngayon hapon, hindi umula, tapos umula magdamag. Bukas may laman pa laman yan, ang loob niyan, hindi masyado gagana ang panunaw niyan kasi nga na-stress yan. Kaya kailangan, bigyan nyo ng pasa sa kasili para yung metabolismo ng manok, ng stag, mabilis. Hindi nagbabago. Yung pasas, fiber yan, kailangan yan, maski nagkokondisyon kayo. Gawin nyo ugali yung isang pirasong pasas in every meal. AM and PM. Okay? Para sigurado matunawan. Hindi masayang yung condition nyo. Kasi, kung gano'n yung katagalan oras, pagkapalapit na yung day of the fight, nasa keeping na kayo, biglang hindi natunawan, sayang. Kaya kailangan alam nyo yung ginagawa nyo. Isasuggest namin sa inyo, pasas. Talagang matutunawan ang manok. Maski na umulan yan, saka yung humidity. I-maintain yung humidity ng manok. Maski sa mga sisiw, huwag yung pahangin ng manok. Enclose nyo, lagay nyo sa isang kwarto na enclosure, nakagala doon na walang pumapasok na hangin at may konting walang lamig. Merong heater, whatever, pero importante yung humidity para ma-develop muna yung immune system, yung heat. Okay? Oh, ano nangyari to nakarang week, medyo nagbuga ng taal na volcanic smog. Maraming dito sa amin, mga anak ko. Ako, nahirapan akong umabot dito eh, sa Maynila. Smog. Kaya kailangan antabayanan niyo, babantayan niyo yung announcement kung malapit kayo sa mga active volcanoes o ano man yan, tignan yung weather saka yung advisory. Ngayon dyan nagsiyadya, nakakalamang yung maraming halaman, mga puno, kapunong farm, kasi ibang farm malinis eh, ni-clean nila, tas tipi lang. Kami sila, type nila yun, kanya-kanya tayong taste. Ay kami, iba naman. Gusto namin yung mapuno. Kasi yung filter. Yung filter yan, katulad nung nagkaroon ng smog na yan, dumikit muna yung mga ash dyan, yung mga pinong abo sa mga dahon bago mapunta doon sa mga manok. Kasi mas mataas ang air quality, mas maganda ang air quality ng isang lugar, malamig at malinis, masarap ang langhap ng hangin sa mga puno. Alam niyo yan, hindi naman kailangan, very elementary yan. Alam niyo yan, kung saan yung, tapos kailangan umulan. Mabuti nga umulan after the volcanic smog. Kasi nalilinis, bumabagsak yung dumi sa atmosphere, sa hangin, nalilinis ang hangin, ang ulan. Maganda yun, kaya kita niya, pagkataas ng ulan, fresh ang hangin, sarap ng pakiramdam. Kasi maganda ang air quality. Okay? So, sana, maski pa paano, may natutunan kayo ha, sa feeds, sa making yung pellet. Moringa, sweet potato, corn, kasaba, scrap veggies sa palengke, sa molasses. Ayong
haluin niya, tapos pasok niya doon sa pelletizer. Paglabas niya, ayun na, pwede niya pakain. Fresh pa lagi, gawa. Pasas, para lagi matunawan ng stag niya, sigurado matunawan ng mga stag niya, kasi stag pa bago-bago yan, madali ma-stress yan. Sili, yung para sa metabolismo, kasi sa tao naman eh, yung kumain ka ng sili, papawisan ka eh, may heat. Humidity sa mga sisiyo. Yan. Kasi breeding season na, meron na mga sigurong ano, next month. Magsasalang na yun. May mga produce na mga sisiyo, mga early bird. Okay? Air quality. Mas maganda air quality. Maintain natin yan. Magtanim tayo na magtanim ng puno. Huwag tayo magpuputol ng puno. Saka maging disiplinado tayo sa basura. Okay. Shout out! Nagkaroon kami ng ano? May reunion mga kaibigan ko. Ito si Baby Gabino. Naka-based to sa Amerika, sa New York. Yan. Pero taga Bacolod. Congratulations, baby. Hindi kasi sinerte doon sa pa-champion fight. Last fight mo sa Bacolod. Eh. Magagaling naman yung talagang manok ng mga lakson dyan. Ito pa, shoutout ko si Baby Gabino, Junior Ayat Kahapay. Yan. Yan ang kaibigan, mga kaibigan ko, matatagal na yan. Yan ang nag-alaga kay Melvin Baka, yung kasador ngayon sa ano, Kainta Fair, dati sa Patero. So, shoutout din kita, Melvin. Nagpupunta yan dito. Kaibigan ko yan, taga rito. Jimmy Joaquino. Shoutout kita, Brad. Raul Palisok, Rico Palisok, Big 81. Shoutout ko kayo. At sa aking mga anak. Si Ann, Miguel, at Nina. Sa aking mga po, si Gabby, Andre, Malena, Mime, Kela, si Samira. Advance happy birthday nga pala, Mia, sa October 2. Apo ko. Okay. Please support all orphanage within your area. Tulungan natin sila, mga brad. Malapit na Pasko. Kung may sobra kayo, let's help them. Kawawa naman yung mga bata na yun. Malaking walang magulang. Pakita natin yung malasakit natin. Saka yung mga cancer ward ng mga bata. Tulungan natin sila. Pati yung mga home for the aged, nursing home ng mga medyo may edad na. Sooner or later, senior na ako eh. Next year, matadagdagan na naman edad ko sa January. Okay? Sana, may respetuhan tayo. Mali natin ating bansa, ang kultura natin. Eat local and support small business. Eat local para ano, kita-kita ulit tayo, mahalan tayo, magmalasakitan tayo. I'm honored to be a Filipino. Peace and love.